guys. Diba guys, guys na tayo. Hello guys! Oh, nakadagit na naman kayo. Ayan, sila mo Ningning. At si Daniela. Nakahabala na saka si Tommy. Tommy Dakar. May nadagit sila. May nadagit na ipin niya tayo. At kawawa naman. Yun yung sabugun. Ang patibang mga nabahin niya at hindi na ulan. Tama lang na maglaba tayo. Wow. Hindi ko naman nilaban yung mga damit ko dahil mahirap na. Mahirap sang katutak. Nabili ko lang sa Ukay. Actually, abaya to eh. Hindi nagamit sa ng mga kababaihan na Arabiana at saka mga Muslim na pumunta sa Saudi. Mostly yung mga OFWs na itang ginagamit kapag napunta tayo sa ating kabihisan. Ayan. Tingnan nyo. Ang mura lang nang nabili ko ito. In fact, nung nasa Saudi ako, may maganda akong abaya na bigay rin sa akin ng mga kapapili. OFW. Nung ako ay nandun sa bahay kalina. Ang kagandahan nito dito sa harap ang bukas. Yung iba kasi buong-buo na ang abaya. Mahal rin ito kung tutuusin. Kung bibili mo ngayon sa yung brand new. Mahal. Kasi ang tela, hindi pa ganun kakapal. Ito makapal. Ganda tela niya. Hindi siya cotton, pero maganda siya. Nabili ko lang sa Ukay. Laan niya magkano. 50 lang. 500 to pagka pinili mo sa iba. Sa labas ng tindahan. Yung mga brand new. Dito sa ano. Meron lang konti siyang butas. Siguro nadagat sa pamamalaan siya. Ito o. Oh, may konting butas. Pero kaya nang sulsihan. Ako pa. Kaya manusi. Hindi ka magdahi sa kamay. Kaya lang ah. Dahil may gout arthritis ang lola niya. Kaya namiminig. Oh, awa naman ni Cheche. Ayos ka doon, dali. Ayusin natin mukha mo. Ano ba naman yung boreche? Ba't ganyan? Sinisip mo ng boreche ko. Ibibili kita ng fancy. Akit. Naku, kailangan natin ng fancy para sa'yo. Ayun, si boreche. Sa likod bahay tayo naglalaba. May nauna nang maglaba. Dahil ilang araw na babagyo at hindi maintindihan ang ulan. Sabi next week daw. Eh di ba, lunes na ngayon. Holiday nga lang. Kaya, paisa-isa ko na lang kung labhan yung mga damit ko. At kung kailan mo lang susuotin ulit, wera na lang ko sobrang dami ng dumi. Saka mo lang labhan. Medyo pagkatapos mong gamitin at hindi naman mabaho o hindi naman matagal mong ginamit, ay patuhin mo na lang yung pawis at saka mo ilagay sa taguan. Hindi naman sa lalagyan ng labahin mo. Eh normally, ang pinakamagandang paraan ng pagtatago ng mga, yan ah, binigyan ko na kayo ng tip. Kung paano magtago ng labahin. Yung bang pinagpawisan nyo na? Pagpatuyin nyo, ihangar nyo. Pagkatapos nyo yung gamitin, ihangar nyo. Tapos, pagtuyo na, saka nyo ilagay sa paper bag. Kasi sa paper bag, na-absorb yung amoy. Natutuyo pa. Huwag mo namang ikulubin siya. Yung nahahanginan, pahanginan mo siya. Pagtuyo na, medyo magaganda yung amoy na. Saka mo lang, medyo itakip ng ganun yung paper bag. So, huwag mo siyang ikulob sa plastic bag. Kasi pag nilagay mo sa plastic bag, for sure, mangangamoy yun.
ginagawa ko na lahat ng mga ganun. At saka dahil sa maraming tayo na binili kayo. Marami na rin tayo mga hindi ginagamit. Mahirap mag-dispose dito ng mga dami. Dahil yung iba, may times na hindi naman nila kinukuha. Lagay mo sa labas, ako'y kakalat lang. Pipiliin pa ng mga ano. Katos kawawa naman yung iba, naiwanan lang doon. Marami na nga pala akong mga inanay, kaya ilalabas ko na rin yun. Pag hindi na tag-ulan, para matapon na ni kuya sa pasura. At yung iba, baka ibenta ko yun. Ng ukay-ukay. At palima-limang piso man lang, ukay-piso-piso man, para kahit pa paano, makabili ka pa ng sabong kala, bikini man, kala, kala, hello, bikini man, pinakamura na to. Tsaka, hindi mo na kailangan ng fabric conditioner dahil may kasama na itong fabric conditioner. Ani man nito ay 30 pesos lang sa grocery. At dahil kulog yung ating, ano, yung ibang gamit, yung ibang mga labahin dyan na kulog. Ida-downy natin. Downy, handmade. At, kaya nga pala meron tayo dyang tubig para pag nauhaw tayo, iinom na lang tayo. Kaya na tayo papasok sa loob. Saan ka nakakita ng naglabandera na kailangan may tubig, may kape? May kape. Kaya hindi ako nagkakape. Masakit na yung aking booster. Kaya, nag-cha-chaan na lang. Milk tea ba? Lagyan ko ng konting gatas, condense. Nakabili ako ng mura sa Quiapo. Pag sa grocery, 100 plus ang isang yellow label na box. Pero doon, sabi mo ng tindahan daw ng mga expired, ang magsaka daw ng mga expired na PX ang Quiapo. Pero hindi naman lahat. Kung expired, edi patay ni sana yung kumain o inyong yung mga chocolate dun. Yung mga tindahan dun, hindi naman expired. Yung mga binibenta, yung sarap pa nga, imported PX. PX which means stateside, you know. Stateside, you know, back in a man. At saka, yung yellow label, 120 sa grocery, mga kaburks. Pero doon, yung 20 pieces sa isang box ay 40 pesos lang. So, diba? Ang laking bagay nun. Laking bagay. Makakainom ka na ng tsaa. Mag-chai ka na or milk tea. Milk tea, lagyan mo ng condensed milk. Kasi nga, sobrang tagal ko na nagkakape nung araw. Lamanak ng mga coffee shop. Starbucks, pag may pera, pang buyer, kasama yung mga BFFs, kita kids, yung mga may ka-meeting sa hanap buhay, dyan sa Robinson. Dalawa yung paborito ko dyan. Pero most of the time, nandun kami umaga. Kami na nga nagsasarado ng mga barkada. Ah, shout out nga pala kay Aileen, Pen, at saka kay Heads, Heda Beth. At sa aking mahal na anak na si Bye Princess. Bye Princess Rahima. Anak, ingat dyan sa Saudi. Ito ang iyong mama. Always praying for you. Inshallah, makikita-kita pa rin tayo. At kay Raisa. Raisa Manalaw. Anak dyan sa Iligan. Ingat ha. Ingat. See you, miss you nga, anak. Hindi ka naman makapag text lagi. Ingat tayo makapag-usap. Pero sa ngayon, sa isang linggo, ay sa linggo na pala, 59 ng lola niya. Kaya marami naman iniisip na at 59. Daming problema. Pero inshallah, alam ng ala kung ano kailangan ko. Alam ng ala kung saan ako patutungo.
ko alam kung pagdating ng 60 ko or baka next year. Hindi natin alam ang mamay. Hindi araw-araw umuulan. Hindi araw-araw ay Pasko. Kaya bare months na next week. Sandian na. Ito na pala sa isang araw. Oo. Bare months na. Ayan. Merry Christmas na sa inyong lahat. Beke naman. Ano awa nyo na? Hindi nawa ng lolang yung nanghihingi or hindi sa ang tawag doon namamalimos. Pero please subscribe. If you're not yet subscribed to my channel, please subscribe, like, share, and comment. Kasi maliging bagay sa akin ang inyong pag-subscriber. In fact, trinabaho ko for 2 years ang pag-YouTube. Sa totoo lang, dahil sa mga kaibigan, at dahil sa kaibigan kong to, si ang BFF ko na si Pian Pastor, na siyang nag-ikayat sa akin na mag-YouTube sa kanyang anak na si Pen. Si Tutoy. Siya yung nag-encourage sa akin na mag-YouTube. Tita ka. Eh, tita, mag-YouTube ka. At dahil wala naman akong maayos na cellphone, siya rin yung nagbigay sa akin ng cellphone. Kataon nga lang na storage full at hindi na rin mabuksan. Kaya wala akong magawa. Manghiram ng cellphone. Tapos storage full pa rin. Hindi na naman magamit. Stock up na naman ang aking mga ideas. Ilang ko ang content creator. Napakahirap. Lately nga ang lola nyo may gout arthritis. At dahil wala naman akong trabaho ngayon. Wala akong trabaho ngayon dahil apektado nga ng pandemya ang ating pagiging legal consultant. At iba pa, paminsan-minsan may magkukonsulta, pero kung hindi ka buburautin, natapos mo na ng isang taon na pagtutulong sa kanya, pag-i-email mo sa labor, pag-email mo kahit lockdown, pumunta ka, inaasikasa mo dahil mas malapit ka at siya ay nandun sa isang lupalo, sa malayong lupalo. Busy siya sa negosyo niya. Kilala mo na kung sino ka, diba? Pagkatapos na makuha mo na yung ipinaglaban namin ni attorney, pinaglaban ko para mabayaran ka ng tama. Ano ba naman yung maliit na bagay? Ang bagay na 2,000 na pambili ko ng gamot. Alam mo, may sakit ako. Pero tinabla mo pa rin ako. Ayos lang. Baka mas nangangailangan ka sa akin. Bahala na ang Diyos eh. Sana, huwag kang makalimot, huwag kang gumawa ng hindi maganda. At babalik rin sa iyo yan. Hindi maganda yung mga kinagawa mo. Hindi ko na kailangan pang sabihin kung bakit trinap na kita sa Facebook ko. At pati sa pag-ano. Kung nag-unsubscribe ka, okay lang. Kasi masakit ka sa ulo, masakit ka sa dibdib. Ang bigat-bigat mong dalhin. Parang lahat ng mga ginagawa mo, hindi nakakaganda. Para rin sa iyo at nakakasama rin sa ibang tao. Ayos na. Tinabla mo na ako eh. Okay lang yun. Pero ang lately, shock naman ako. Actually, okay lang. Expected ko na naman yun. Mag-unsubscribe naman yung dalawa. Well, wala akong magagawa. Nangihingi lang naman ako ng subscription sa inyo, ng like, share,
at saka subscribe kung gusto niyo yung channel ko. Kung gusto niyo yung mga content ko. Pero real talk to eh. Okay lang sa akin. Tinanggal ko na nga Facebook ko eh. Ayoko na naman maraming nakakakilala sa akin. At ayoko na rin. Nakapublic ako dahil eto na naman sasabihin yun. Nakapublic ka. Kaya huwag ka magsasalita ng mga hindi maganda or hindi mga sama ng loob mo sa Facebook. Bakit? Eh, doktor na nga nagsabi sa akin kung hindi kaya ng dibdib ko, i-shout out ko. Bakit? Doktor ba kayo? Kayo ba bumibili ng gamot ko? Eto nga eh, nahihirapan nga ako eh. Wala akong hanap buhay ngayon. Nagpipilit pa rin ako mag-YouTube, mag-FB page, para kumita kahit paano. Pasalamat ako dahil may nagagamit akong cellphone ngayon. Kahit sabihin nyo ang OA ko, ang arte ko. Hindi ko man pinagpilit ang bilhin ng cellphone na to, pero ang taong naghikayat sa akin, sana nakaintindi ka. Alam mong galing ako sa trangkaso. Wala akong pera. Naghahanap ako ng pagpupunan ng pambili ng gamot. Pero salamat na rin kahit papaano. Maaga akong pumila sa medical assistance para mabigyan ako ng pambili ng gamot. Inuna ko na yan. Inuna ko ng bayaran yung cellphone. Para wala na akong iisipin pag problema. Eh ano ba kung wala akong inuming gamot? Nandiyan pa rin ang Diyos. Napagsak naman yan. Hindi na ako magpapaka-plastic sa inyo. Hindi ko kailangan na mahiya pa sa inyo. Hindi ko na alam kung saan ko kukunin ang pambili ko ng kanya. Ang pambili ko ng pagkain. Oh, nakatira ako sa mga kapatid ko, pero may sakit rin sila. Isang taon, kaalisin na kami dito sa apartment. Hiwa-hiwalay na kami. Siguro yung mga alaga akong pusa. Sakali na kami pupulutin. Sana lang kumita ako sa Facebook at sa YouTube. Sana lang kumita lang ako ng mga subscribers at viewers. Eh lang, umabot man lang ako ng 60 para naman. Senior citizen na ako, pero malang ako makuha sa gobyerno. Kahit mamalimas na ako sa inyo ng subscription, pero kumita lang ako. Oo, maraming mag-aasasalita dyan. Maarte ka, maarte ka. Eh ano ngayon, maarte? Hindi ko naman tinatago ang buhay ko eh. Kaya nga tinanggal ko na nga kayo eh. Kayo na mahilig magsabi sa akin, huwag mong ilagay yung ano mo dyan. Kayo yung pinaka-bashers ko. Okay lang kahit hindi ko nyo na ako makita. Kahit sa lansangin nyo ako makita na namamalimos para lang meron lang kaming pantawid. Hindi ko maiiwanan ng mga alaga ko. Kasi silang tumutulong sa akin para mabawasan yung sama ng loob ko. Okay lang sa akin. Hindi ko kailangan tumulo ang luha ko. Salamat sa inyo. Hindi ko na kayo papangalanan dahil hindi ko naman kailangan na sumikat pa kayo o sumikat man ako. Hindi ko naman kailangan yun eh. Kailangan ko kumita. Mamili ng gamot. Mamili ng makakain na matino. Para sa mga alaga ko rin. Ang pusa ko. Minsan, mas mainam pa yung hype ang alaga mo. Maging kaibigan mo. Kasi tao na iba't iba ang ugali, pero iba't iba yung mga sinasabi sa'yo. Ayos lang sa akin yun. Magkita-kita na lang tayo sa finals. Mahal naman ninyo yun. Mahalin niyo mga sarili niyo. Huwag niyo kayong magpabaya. Hindi na tayo bata. Hindi ko kailangan maging maganda ako sa harap niyo. O mayaman ako sa inyo, sa harap niyo.
inaamin ko, mahirap ako. Single ako. Naging divorce ako sa asawa ko. Pero hindi ko kinakaya. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako nangalunya. Hindi ako nagwalang yan ang kapwa ko. Hindi ako nagnakaw sa inyo. Salamat sa YouTube. Natutunan ko rin to para meron akong kitain. Kung hanggang kailan man ako magtsatsaga para sa YouTube. Basta meron lang ako pang wifi. Bili ng data. At maayos na cellphone. Hindi ko pababayaan ang YouTube channel ko. Maraming salamat sa inyo. Sana maunawaan ninyo. Ang harap ng buhay. Lalo na pala kapag nagsisenior moment ka na. Malapit ka ng tumanda. Mag-ingat kayo. Kayo mga kabataan ko, kumikita kayo. Mag-ipon kayo. Hindi dahil lang sa pandemyang ito nangyayari ito. Huwag kayong magpabaya sa mabuhay niyo. Huwag kayong magtapon ng pera sa walang kwento. Kung pwede pa nga ako mag-OFW, mag-OFW burnout. Nakamintan mo. Pero ito yung binigay ng Diyos sa akin. Alagaan ko yung mga hayop. Nagpakain ako ng hayop. Kung ano meron ako. Nakakaraos naman eh. Magpapakain ko rin ng pusa. Ingat ang karaw nila. Alagaan ka nila. Totoo yun. Nalagaan nila ako nung nag-iisa ako sa probinsya. Araw-araw, meron ayos sa likod bahay. Hindi ko nga patay nila. Dati mga kapitbahay nagagalit sa akin. Eh, diba? Kasama ko lang sa bahay ang mga pusa at aso. Yung nagwalang niya sa aso ko na pinadlock nila yung bahay na nandun sa loob ang aso ko. Alam niyo kung anong organisasyon niyo. Kaya ako kayo bidinibanta. Sa awa ng Diyos, nanalo kami ng aso ko sa inyo. Makikita niyo rin dyan yung aking content tungkol kay Inday. Nailibig rin siya sa pet cemetery ng night. Hindi, may sakit sa mata. Kasi may sabay yung kamay ko. So, hanggang dito lang mga kabarks sa sakit. Please, comment, share, and subscribe to my channel. So, bye-bye. Thank you. God bless everyone.